Idol para po sa ating susunod na sumbong ataksyon. Makakausap niyo po si Joel De Soacido at isa po siyang OFW sa Japan Idol. Okay. Nirereklamo niya yung kanyang asawa dahil sa napag-alaman niyang meron po itong private video kasama po ang kanilang kapitbahay. Oh, kapitbahay? No. Ito na naman tayo, private video. Magandang hapon po sa inyo, Sir Joel, all the way from Japan. Magandang hapon po, Idol. Sige po, ikwento niyo po itong inyong reklamo laban kay Mrs. About po ito sa 6 video nilang dalawa. Si Mrs. mo at kapitbahay niyo, meron po kayong na-discovering malaswang video nilang dalawa. Opo. Napayak na si Sir. Hirap na nga ng buhay ng OFW eh. Tapos dadagdagan mo pang pahirap nito. Okay, kailan niyo po na-discover ito, Sir? Noong July 13 po, umamin siya sa akin. Ah, siya mismo umamin na? Opo. Okay, hindi ko na po tatanungin kung ano naman ng video. Sino po itong kapitbahay? Identify niyo po. Si ano po, Jumar Pitin po, pati si ano, si Riva. Dalawa po yung kabit niya. Yung nakakuas video niya, yan yung unang kalaguyo niya. Tapos yung pangalawa, yung nakapatong talaga sa kanya. Holy moly! Oh! Sumakit ulit liig ko. Dalawa? Dalawa po. Yung pananakit ko po sa kanya, aminin po naman po yun eh. Hindi po naman po yun i-deny sa kanya. Okay, kilala niyo po yung dalawang lalaking yun, sir? Hindi po, sir. Nasabi niya po sa inyo, bakit nagkaganon? Bakit niya po nagawa yun? Bakit napunta sa ganon yung kalagayan niya? Sabi niya, wala na daw po siyang gana sa akin. Wala na siyang gana yung pambinigay niyang dahilan. Baka naman, sir, hindi kayo nagsusuporta at dyan po sa Japan, eh, kayo po yung maraming babae. Sir, nagiging patas lang ako rito. Wala naman po akong babae dito. Wala kayong chicks dyan. Ano pong trabaho niyo dyan sa Japan, sir? Welder po. Trainer? Oo, trainer. Okay. Ma'am, Charlene. Opo, Idol. Sa kabilang linya po si Sir at parang maiyak-iyak siya. Dalawang video na po na-discover niya na nandoon kayo. Opo, Idol. Dalawang pong lalaki. Opo. Sige po. Opo, Idol. Aminado ako sa kanya yan. Nag-usap na po kayo ni Sir Joel tungkol po dun sa video na yon at kayo po ay humingi na ng pasensya at pinatawad naman po kayo. Okay na yan lahat. Inamin ko na sa kanya lahat yun na may kasalanan ako. Pero yung pinag-aawayan namin ngayon, yung bata. Ano yung tungkol sa bata, ma'am? Dito ako ngayon sa Cebu. Tapos yung bata, ipastid niya sa kanila doon sa Mindanao. So ang gusto mo, ma'am, yung bata, dapat nasa custody mo. Dapat wala sa custody ng kamag-anak niya. Hindi, Idol Rafi. Aminado ako sa kanya na may kasalanan ako. So sabi ko sa kanya, kung ano ang gusto mo, sundin kita. Tapos ipauwi niya ang bata sa kanila, Idol. Tapos iuwi ko. Pero hindi, madali. Kasi ngayon, nag-pastid na ako para sa travel authority namin. Then, hindi ko inakala na umabot pa siya sa ganito. Okay. So, sabi, gusto niyo po yung bata nasa kusodiya mo, wag po sa kusodiya ng mga kamag-anak niya? Hindi. Sumunod na ako sa kanya, Idol Rocky. Sabi niya na, ikaw ang may kasalanan. Dapat sa akin ang bata. Okay. Sabi ko sa kanya, sige, ibigay ko sa iyo lahat yan. Tapos Idol Rocky, may napundar kami. May nabili kami na lupa dito sa Cebu at sa kabahay. May bahay na kami pero hindi pa natapos. Okay. Tapos Idol, ibinta niya. Noon pa, sabi ko sa kanya na, sa iyo na lang yun lahat. Hindi ako maghingi kahit piso kasi malaki ang kasalanan ko sa iyo. Ang bata, 3 years old pa lang, sa akin lang. Samantalang nandun ka pa sa malayo. Pero nandito pa na, ibigay ko sa iyo yung bata natin. Tapos Idol, mo office siya. Tapos pabigla-bigla naman, pa-change naman yung ano niya. Nagbago siya. Nagbago siya. Oo, Idol. Tapos yung sabi na niya, ibinta natin yan. Ato, bigyan niya lang daw ako ng kalahati. Siya, bigyan kita na lang ng kalahati kasi... Ibenta ang? Ang lupa at saka bahay, Idol. Yung nabili namin. Ang bata. Okay. Ibenta ang lupa at bahay at tapos hati kayo. Yun naman talaga dapat, ma'am, conjugal. Dahil mag-asawa kayo, di ba? Kasal kayo? Opo. Opo, Idol. So, bilang sa aking kasalanan, so, yun ko nga, sabi ko sa kanya na ibigay ko sa iyo yung baby. Iuwi ko sa... Kanina, Idol, nag-process na ko para sa travel authority namin ng baby ko. Iuwi ko sa kanila, Idol. Pupunta ako sa Mindanao. Taga Cebu ako. Dadalhin mo yung baby nyo doon sa kanila, kila Sir Joel. Opo, Idol. Kasi yun ang gusto niya. At susundin mo yun dahil nga malaking kasalanan mo. Opo, Idol. O, yun naman pala. Madali kang kausap. Sir Joel. Yes, po. Alright, okay. Naintindihan ko na po si Mrs. Sising-sisi siya sa kanyang ginawa. Malaking kasalanan niya sa iyo. Kaya nga lahat ng gusto mo, susundin niya.
yung bahay tupa sa iyo na wala siyang pakialam, ibenta yon, mapupunta sa iyong proceeds, and then yung anak ninyo na 3 years old tulad ng kagustuhan mo, dadalhin sa probinsya ninyo at doon iwan sa kamag-anak mo. Meron na po siyang nilalakad na travel authority, in fact nasa kamay niya na ata or something like that, and then bigla kang nagsumbong sa amin. Sir Joel, anong reaction mo? Kasi hindi rin, sir, masakit din yung kayo ginagawa niya sa akin dito. Okay. Ganun na lang ba yun? Kayaan. So, anong gusto niyo pa mangyari kung ganun? Gusto ko sana siya makulong eh. Ah, gusto mo makulong. Sir, gitna lang ko rito. Sabi ni Miss, nag-usap na raw kayo at pinatawad mo na raw siya at lahat ibibigay niya sa'yo. Okay, naiyak si sir. Alright. Hindi siya makapagsalita. Ma'am? Gusto niyo po siyang kausapin, ma'am? Hindi, ma'am. Nag-usap na tayo kagabi. Nauwag na lang tayo umabot sa ganyan. Ibigay ko pala sa iyo lahat yan. Noo na. Ito lang laban ko pa ang anak natin. Kasi maliit pa. Sabi ko sa iyo na lang lahat yung bahay at lupa. Basta sa akin lang ang anak. Pero pag uwi mo, ibigay ko sa kanya. Pero ngayon, bakit lumabot ko sa ganito? Inamin ko naman sa iyo lahat. So yung anak pati yung lahat ng property ninyo, ari-arian ninyo mapupunta kay sir. Oh, yun na sinabi ko sa kanya. Pero hindi ko akalain na pupunta pa siya sa ganito. Okay. Sir, ano pong reaction niyo na yung baby niyo mapupunta sa iyo at lahat po ng mga ari-arian niyo mapupunta sa iyo? Hindi na siya magkikihati. Paano po yung sinabi niya na dadamay niya yung anak namin? Hindi, sabi niya sir, yung anak daw po ninyo, dadalhin niya po sa probinsya kasi yun ang gusto niya mangyari. In fact, kumukuha na po siya ng travel authority o nakuha niya na ata para madala na niya doon sa probinsya niyo, doon sa mga kamag-anak mo. Durapi? Ma'am? Wala siyang binigay na pera. Yung nung nakaraang buwan, hindi na siya nagpadala sa akin. Yung kapatid na lang yan, nagpadala ng 4,500. Tapos nagre-rent pa ako. Pero ngayon, sabi niya na akin na, agad iuwi mo yung baby. Pero hindi siya binigay sa akin ng pera, idol. Ma'am, ba't pa siya magpadala ng pera? Dalawa-dalawa ng kabit mo. Baka mo, ibibigay mo na sa kabit mo. Kaya kahit na siguro na laki, mawalang gana magpadala ng pera, suporta, pabalik ng Pilipinas, baka ang makikinabang, dalawang ulupong. Wala na, Idol Rocky. Umiwas na ako. Ah, wala ka na? Okay, sige po. Wala sige. Na, Idol Rocky. Wala na. Ma'am, anong dahilan? Matanong ko lang po ano, para naman siguro mapagana ang kalooban ni sir kung ito pa ay magandang sagot mo. Depende. Bakit niyo po nagawa yung kay sir na napakandahirap po sa ibang bansa para lamang makapag-provide sa pamilya ninyo? Dami naman kami mga plano, Idol. Ang laki ng plano ko para sa kanya, pero magpapadala siya ng pera, pero magpanampo na kapalit ako ng lupa dito, nagpagawa ako ng bahay, yung pag-start na ng bahay namin. Hindi ko ang tanong, bakit niyo po nagawa ito kay sir? Bakit to kayo nang abit? Yun atang gusto malalaman ni sir. Kasi Idol Rocky, na ako sa kanya, dalawang isip na ako. Kasi yung pag-start pa lang ng 2020, ng January, galing ako sa kanila, umuwi ako sa Mindanao, doon kami nag-New Year. Tapos pag-uwi ko dito sa Cebu, may ako Idol Rocky, may internet, yung only internet. Okay. Tapos buong gabi, on ang video call na mo Idol Rocky hanggang umaga. Okay. Tapos, bigla na lang sinabi niya, huwag na, dili na daw ako bayaran. So, huwag mo nang bayaran yung internet, paputulan na lang daw. Diyan ako nagdadalawang isip na bakit ayaw na niyang mag-ano kami. Gabi-gabi, hanggang umaga yung tawag namin. Bigla niyang sinabi, huwag na kayo mag-internet. Yan Idol, sabi niya na. Siya paputulin mo na yung internet, huwag na. So, yun ako nagdadalawang isip na, bakit? Pero ma'am, ano ngayon? Kung ayaw na niya mag-internet kayo, baka dagdag gastos lang kung, di ba? Para naman yun sa aming dalawa, Idol. Okay, sige. Sir, pakisagot. Pagbigyan kita. Bakit daw, all of a sudden, ayaw mo na, gusto mo nang paputulin yung internet, ayaw mo nang pabayaran, at samantalang yun lang way of communication ninyo? Yung kapatid niya, lagi na lang daw nag-internet, lagi silang nag-aaway. Okay, lang. Sige po. Sige po. Lagi na lang nag-internet. Ma'am? Idol? Okay. Hindi ko na intertinin yung tanong mong yun dahil mukhang mababaw.
nagbigay na maraming na dahilan si sir kung ba't niya gusto paputo internet dahil palagi ka raw abala doon sa internet na yun, nagagamit mo sa ibang bagay. Ma'am, pwede ba namin makausap yung dalawang lalaki? Ano, paano niyo nakilala yun, ma'am? Magkasapit bahay lang kami doon, idol. Alam ba nung dalawa na may asawa na po kayo? Opo, idol. Mr. Ronald Mayor. Opo. Sir, ikaw po yung kabit ni ma'am. Opo. Alam niyo naman po pala, sir, na may asawa na itong si Ma'am Charlene. Opo. O, bakit mo kinirelasyon? Bigla lang po. Bigla na lang. Paano mo nakilala itong si Ma'am Charlene? Bahay lang kami. Nagmamahalan kayo, ang layo ng sagot mo. Paano mo nakilala? Kapitbahay lang kami. Kapitbahay. Ano yun, ikaw nanligaw o ikaw niligawan? Paano kayo nagkakilala? Paano kayo nagkita? Ako po yung nanligaw. Nanligaw. Pinipirahan mo ba si Charlene? Binibigyan ka ng pera? Hindi na. Anong trabaho mo? Ibabantay sa pamangkin ko. Wala kang trabaho? Wala. Sir? Opo. Kayo pala ay pal. Alam niyo yung ibig sabihin ng pal sa kayong bat? Hindi po. Pal is palamunin. Bat meaning batugan. Wala kang trabaho eh. Diba? Anyway, sir, alam mo ba napakalaking kasalanan po yung ginawa mo rito? Sinira mo yung pamilya, Diosacido, Joel and Charlie Diosacido. Hindi naman? Hindi naman po akong kasalanan. Hindi ko may kasalanan? Base po sa researcher natin, idol, dalawa po yung nasa video. Yung isa taga-video, yung isa taga-action. Oy! Binigyan lang po kami, sir, kasi nagalit siya, hindi niya matanggap. Ex-kabit din daw po, yung nag-video. Teka muna. Okay. Taga-video yung isa, idol. Yung isa, nagigipag-sex kay Ma'am Charlene. Yung isa, nagbibidyo. Oh, no! Binigyan ko kami, sir. Kasi hindi niya matanggap na wala na sila. Kaya nga, sinong taga-video? Ikaw yung nakapatong tapos may taga-video. Yung ex-kabit niya. Ex ko? Oh, grabe naman to. Okay. So, habang meron kayong ginagawang milagro ni Ma'am Charlene, yung ex-kabit, nagbibidyo lang. Tapos kinalat niya dito, sir. Kinalat din. E ba't pumayag si Charlene at ba't ka pumayag na binibidyohan kayo? Wala kami na lang, sir. Laro-laro. Nakainom ka noon? Hindi po. So matapos kayo, kasi binibidyohan ko ng ex-kabit. So pagkatapos kayo ni Charlene, si ex-kabit naman at ikaw naman ulit nag-video? Hindi naman, sir. Ano nangyari? Ginamit niya pang takot sa kanya. Ah, panakot, blackmail. Bakit nakainom ba kayo lahat doon? Hindi po, sir. Nakaka... Ano to na? Kapag hindi daw magpasok si Charlene, ikakalat daw niya. Kaya nga sir eh, kumbaga talagang this is mind-boggling ano, para sa akin. Pumayag silang tatlo sa ganong klaseng kalaswaan. Sige, mag-sex kayo dyan, tapos habang merong isa nagbibidyo na parehong karelasyon niya. Holy moly. Ang hirap spillingin to. Kaya pala, ganun na lang kasama ng loob ni sir. Hindi po kami, wala po kami alam sir na nag-video pala siya. Ano, nakatago yung video? Opo. Saan nakatago? Sa May Kisame. Ah, sa May Kisame. Sinet up. Kaninong bahay yun? Nag-uupa lang sila doon. Nag-uupa sila, so... Ang sabi sir, gumanti lang daw po si kabit kasi may bagong kabit. Ang lumalabas ng boso lang yung ex. Patap view idol. Ah, si ex nagselos. Opo. Kasi may bago na naman daw kabit. May bago na naman. Oo, ngayon, ang view niya, sir, patap. Top daw po. Top view? Mm-mm. Okay. Ah, so hindi nga alam pala itong isa. Opo, namboso lang daw po. Ah, mamboboso lang yung ano, si yung ex. Okay, nako po. Tapos ngayon naka-upload. Sige po, sir. Sir Ronald. Tapos si Ronald, umiyak na. Nag-iyak na. Hindi, umiyak na siya. Sige. Ayan mo na. Sige, Mr. Ronald Mayor, iyak ka lang ng iyak dyan hanggang sa maubusan ka ng luha. Okay na. Sige. Nagsinga pa. Sige na. Ano ka ba? Umiyak ka dahil na napitikan ka ng video habang nakapatong ka sa kay Charlene or nakukonsensya ka? Sige, palisin mo na si Mr. Mayor. Sir Joel. Po. Kung ako po sa inyo, sir, huwag niyo na talagang balikan itong si Ma'am Charlene. Ayoko na po talaga, idol. Opo, sir. Hindi siya deserve sa'yo, sir. Ang asikasuhin niyo na lang po yung inyong pong baby na sinabi naman po niya dadalhin po doon sa inyong probinsya. Yun na lang po. Move on na lang po kayo. Marami pa kayong makikitang mas karapat-dapat po sa inyo na bagay po sa inyo sa isang masipag na tulad nyo. Buti nga, sir, nalaman nyo ito agad-agad, hindi na tumagal pa. Kasi pangit naman nyo, sir, matagal nang ginagawa, tinataiyan ka sa ulo, and then padala ka ng padala ng pera, lumalim na ng gustong sugat. At least ito, sir, hindi pa masyado. Kaya mo pa ito, sir. Okay? Kung ano po may tulong ko po sa inyo, sir, matulong ng programa, sabihin nyo lang po, sir. Lahat po, sir, ng tulong ibibigay ko po sa inyo.
May mga kasamahan ka ba dyan, sir? Meron po, nagtatrabaho sila doon. Okay. Ganito pong gagawin nyo, sir. Advice ko po sa inyo, sir. Dapat meron kayong kinakausap ng mga kaibigan, sir. Mga kamag-anak, pwede ho kayong maglabas ng sama ng loob. Kailangan po mailabas nyo rin yan, sir. May sabi nyo po sa mga kamag-anak na malalapit sa inyo na mabigyan ho din kayo ng gabay. Nakalat na po na yung media dito, idol eh, bago nakarating sa akin. Opo, opo. Pero ang ibig sabihin, sir, para naman matulungan po kayo na tumatag yung kalooban nyo, kausapin nyo po yung parents nyo, kapatid nyo, na makakapagbigay po ng payo. Okay, sir? Opo. At kung meron kayong kilalang pastor sa inyong pong reliyon, tawagan nyo po yung pastor o pare, kung ano pa man yon, siya po ay magkakapagbigay ng spiritual advice. Di ba, sir? Opo. Sige po, hanapin po namin yung inyong pastor. Kami na po ang maggagawa ng paraan na, na from time to time, kayo po ay kakausapin at bibigyan ng gabay. Ano po? Salamat po. Sige, sir. Huwag niyo po ibababa ang telepono, sir. Kakausapin pa kita off-air dun sa mga iba pang bagay na pwede namin gawin para matulungan kayo, sir. Sige po. Okay, sige, sir. Ma'am Charlene? Hello? Sige, ma'am, baka gusto mo, ma'am, mag-sorry ka na lang ulit kay Sir Joel. Di, patawarin mo lang anak ko. Hindi, kawawa naman yung bata natin. Alam kong kawawa yung baby natin. Ba't mo pa nagawa yun? Dapat inisip mo muna. Hindi, hindi pa luli ang lahat eh. May pagbabago pa. Hindi, sayang yung napundar natin. Alam mo, almost 400 na yung gastos natin. Tapos, ibinta mo lang ng 200. Ma'am, ikaw ba'y nagkipagbalikan? Humingi ako ng tawad sa kanya, idol. Okay, yung tawad para patawarin kanya at magbalikan kayo? Ma'am, sorry ah. Sorry po, madam. Ako po mismo mag-advise na wag. Apo, idol. Ma'am, nung makita ko po yung video, nanindig po akong balahibo, habang nagaganunan kayo nung lalaki, katabi mo yung baby nyo, sana ma-bitch. Ay, sorry. Okay lang yan, idol. Grabe ka, ma'am. Ando yung baby, yung nakadilat na dilat ang mata habang ikaw ay gumagawa ng kabalastugan. Grabe naman, ma'am. Alam mo, ma'am, marami po siyang pwede may kaso sa'yo. Ang dami. Kasama na dyan yung child abuse. Kasi, andun yung bata, dilat ang mata habang gumagawa kayo ng milagro nung Mr. Mayor na yon. Di ba, ma'am? Hindi ho kayo na konsensya o, I mean, I don't know. I'm lost of words. Na nandyan yung anak mo, at gagawa ka ng kabulastugan, grabe naman. Kung wala po kayong respeto sa sarili nyo, dapat magrespeto naman po kayo sa inyong anak. Kawawa naman yung bata, innocent yun. Anyway, sir. Po? Ano pong gusto niyo mangyari, sir? Kakasuhan po. Naku. Sige, sir. Ma'am, kausapin mo si sir. Di ba may mamawat ka ba sa ganyan? Di ba? Ibigay ko yung dalay. Ibigay ko yung lahat sa iyo. Ano ba bang gusto mo? Alam mo, hiyang-hiya ako dito eh sa ginagawa mo. Yan na gani, uwi ko sa inyo yung baby. Sir Joel, kung kakaso ka rin lang, dapat idamay mo na pati yung mga lalaking involved. Pwede ba, Sir Joel? Advice ko lang po sa inyo. Opo, silang tatlo po. Attorney Garrett. Sir Rafi, yes sir. Okay, merong sex video si Mrs. And then, yes, ito pa ngayon masaklap. Sa isang yes, video, katabi mismo yung anak nila. Yes, sir. Anong pwede may kaso kay Mrs. at saka doon sa mga kabit? Yes, sir. Si ex-kabit yung sinabi nilang cameraman. Cameraman, yung yes. Yung natin, sir. Meron siyang kaso laban sa anti-voyeurism. Okay. Kahit hindi alam or alam ng kanyang mga subject, the fact is, sir, kinalat niya. So, meron tayong anti-voyeurism laban kay ex-kabit, anti-voyeurism. Okay. Yes, sir. Kay kabit naman, pati kay nangabit, yung sa nirereklamo natin, meron tayong adultery and child abuse, Sir Rafi. Nako, dalawa. Adultery and child abuse. Yes, adultery dahil, again, kasal sila, ang pagkakaalam ko, and then siya yung nakikikabit. Actually, kung pwede nga, sir, 2 counts of adultery, dahil si ex-kabit, pati si current kabit, eh, nakipag-sexual contact siya. So, 2 counts of adultery and child abuse, dahil in-include pa nila yung bata, Sir Rafi, sa paggawa ng video. Nako. Patong-patong nga ng kaso. Sige, Attorney Garrett, salamat. No problem, Sir Raf. Sir Joel,
Yes po. Nako, maraming kaso dito sa kanilang lahat. Sige sir, kung yun pong gusto nyo mangyari, yun pong susundin namin. Pero still, yung mga tulong pong gusto namin ibibigay sa inyo, bibigay pa rin namin. Tatawagan po namin yung pastor ninyo na para makausap mo, magbigay gabay at makamag-anak nyo na pwede kayong kausapin para naman po hindi kayo ma-stress dyan, hindi kayo ma-depress. Okay sir? Toto. Ingat po kayo sir. Ma'am, salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Good luck po sa inyo, Madam Charlene, ha? Salamat po, Idol Rocky. Opo ma'am, magandang hapon po, Madam. Pag pinindot nyo po yung subscribe, pindutin nyo rin po yung bell. Yan. Pagkatapos nyo pang pindot yung bell, pindutin nyo po yung all. Kasi may nagsasabi sa akin ng mga subscriber, hindi ako nakakatanggap ng video nyo, sir. Oh, kuminsan nakikita ko dyan sa Kalya Idol. Ba't wala ako natatanggap? Paminsan-minsan lang. Sabi ko, hindi, dapat nakakatanggap ka. Hindi. Kasi nga pala, tatlong choice kasi yan eh. Pwede yung pindutin ng none. Mm-hmm. Pag yung none, subscriber ka lang, pero wala ka matatanggap na notice galing sa YouTube. So you have to go every day sa page. Yung pangalawa naman na choice mo is yung personalize. Yung YouTube nang bahala magbato sa inyo. Mm-hmm. Whereas yung all, pang, ibabato sa lahat. Ikaw nang bahala pumili, ito yung gusto ko, ito hindi na muna. Kaya dapat yung all. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong...